Hey yo, what's up? It's Megan ng Back Stop TV channel po. A day in my life dito sa bansang South Korea. Sa mga baguhan po sa akin channel, isa po tayong EPS factory worker po dito sa bansang South Korea. At ito, nakikita nyo, napapansin po ninyo, abalang-abala po si Kabulol. Naglilinis po tayo ng ating kwarto kasi patapos na po yung winter, papasok na yung summer. So nung nagdaang winter season, mga ilang buwan na hindi din tayo nakapaglinis ng kwarto natin, talaga namang kumapal na yung alikabok. Kaya bahing na tayo ng bahing. Kagabi natutulog ako, dinalaw na ako ng mga kaibigan kong lamok. Yun na yung sign kayo na maglinis. Kaya ito, umagang-umaga pagising ko, pagkatapos ko magkape, naglilinis na po tayo. So ngayong linggong ito, ipapakita ko sa inyo yung daily life namin dito. Ay, hindi pala daily life. Yung ano namin, day in my life, every weekend. O kung wala kaming ginagawa, wala kaming pasok. So ito yung mangyayari. Maglilinis at maglilinis ka talaga. Dahil walang ibang gagawa niyan para sa iyo kung hindi ikaw mismo sa sarili mo. Kaya advantage po to dun sa mga Pilipino na pupunta po rito, nasanay na sa ganitong gawain. Sa mga hindi po sanay naman dito, ay kailangan po ninyong pag-aralan na gawin yung mga bagay na ito na alam natin na sa Pilipinas nakasanayan ninyo may gumagawa para sa inyo. Kung mapapansin po ninyo, ayan, talagang in-upside down ko yung kwarto ko, talagang winalis ko, ayan. So kukuha tayo mamaya ng towel, pupunasan natin yung sahig, maglalampaso tayo. Inuna ko muna yung nasa taas, kung mapapansin nyo, ang gulo. Diba? Pinaglalabas ko lahat ng mga gamit ko. Iniwan ko lang yung talagang mga nakasabit-sabit dyan. Pati yung mga photo frame, dinala ko yan sa tuwing namimiss ko yung pamilya ko. So, linagay ko dyan. Yan, nagpapatugtog tayo ng sounds habang naglilinis tayo. So, inilipat ko lang yung music dahil napunta sa chatcha. So, yan, ang gulo sa labas. So, kailangan ko na ipasok ulit isa-isa. Ayusin ko na. So, yan, naiayos ko na. Uunahin ko yung sa aking kama. Ibabalik ko na yung mga foam na tinanggal natin, guys. So, ayan guys, so pag isa kang OFW, kapag day off mo, yung iba kasi weekly naglilinis, pero tayo, sadyang napakasipag natin, kaya pinatapos ko muna yung winter bago tayo naglinis ng aking kwarto. By the way guys, yung mga gamit ko pala dito sa bahay, bigay lang yan, yung parang ano natin, bed frame natin, yung kama, na para tumasya sa sahig. Eh, binigay lang sa atin yan, pero yung mga gamit-gamit dyan, tulad ng bedsheet, ng unan, tayo na yung nag-provide yan. So, kailangan natin maglinis kasi nakakaya din sa lilipat dito. Pag umuwi na tayo, kung maabutan niya madumi. So, siyempre, unfair naman po sa kanya. Kasi nung kami, bagong-bago yun, pinatayo ng amo namin. So, dapat iwan din namin ng malinis. So, ayan guys, ibabalik ko na yung mga pinagkalatan ko, gamit ko na inilabas dahil walang madaanan yung mga kasama ko nagre-reklamo na. So, ayan, napakabilis natin magligpit. Kailangan yan guys. So, talagang pag isa kang OFW, dito ka matututo ng mga gawain bahay. Multitasking tayo habang naglinis ako ng kwarto, lalabas ako dahil titignan ko yung pinapahikot ko at the same time naglalaba rin tayo, nagwawas din tayo. So ayan, idadaling ko, isasabay ko yung basahan. So kung mapapansin po ninyo, kulay pink yung bedsheet ko kanina, tsaka yung kumot at yung timba, yung palanggana, kulay pink din. So nagkataon lang po na ganun, baka ano po yung isipin nyo, ilalagay ko lang yung fabric conditioner ba tawag dyan, yung parang downy dito, kailangan kasi yan dahil para hindi mangamoy yung damit. So habang naglalaba naman tayo, ayan, magluluto naman tayo ng mauulam natin. So kaninang umaga gumising ako, minarinate ko na, pinakuluan ko na siya ng toyo, bawang, sibuyas, paminta, tsaka suka, tsaka magic sarap yung manok na yan, parang adobo style siya. Pero nung lumambot na yung manok, so pinatay ko na, pinalamig ko muna siya. Ngayon pipiratuin naman natin siya para mas malasa yung manok na uulamin natin. So ayan yung technique ko kapag nagpiprito tayo ng manok, pinapakulo ko muna. Social kayo sa aking mantika, canola oil pa yan guys. Binili namin yan ni Kenneth sa E-Mart. So ayan guys, mainit na siguro yung kawali ko. So i-prepare ko na yung pipiratuin nating manok. Dahil mag-isa lang tayo ngayon, gumala si Kenneth, nagpunta siya sa kaibigan niya. Solong-solo natin yung ulam ngayon. So pinapainit ko muna dahil hindi pwedeng ilagay yung manok kapag hindi mainit yung mantika. So pinipili ko yung malaking part para sa akin yung malaki, kay Kenneth yung maliit. Hindi, joke lang po, baka mapanood ni Kenneth ko. So ayan guys, silaktan ko na, gawin sa lang yung pipretuin ko, ang laki ng manok na nabili namin. So ako lang, sapat na yung isa. So abang nagluluto tayo guys, iniisip ko yan yung mga labahin ko pa dahil hindi pa tapos. So abang pinipirito natin yan, papakita ko sa inyo guys. Diba ang sarap? Malasang malasa yun guys kasi sinipsip niya yung inilagay natin mga sangkap kanina tulad ng toyo, asuka, patis,
konting asukal, tsaka paminta, magic sarap, tsaka yung tawag dito bell pepper, tsaka yung tawag dito dahon ng bayabas, ay bayabas, sorry, dahon ng laurel. Laurel ba yun? Laurel, dahon ng laurel. Nabubulos ka blan. Tingnan nyo guys, oh, di ba? Nasunog pa yata yung manok. Pero hindi po siya sunog guys, yung balat lang niya, dahil may konting asukal siya, madaling masunog. So ayan, tatanggalin ko mamaya yan. Pero pag hindi yung nakikita, kakainin ko yan. Napakasarap ng balat niya guys, malasang malasa. Kulang na lang alak at kainuman, pwedeng pwede na. Pero joke lang guys, hindi tayo manginginom talaga. So ayan, iniinggit ko lang kayo mga kabulol, dahil napakasarap ng ulam natin ngayon. Bukod sa napakasarap ng ulam natin, eh solong solo natin guys. Pero kagaya nga na sabi ko sa inyo, bago ko makain yan, eh babalik ko muna at iiwan ko muna dito sa mesa. Maghanap ako ng pantakip para itataklob ko. At babalikan naman natin yung ating nilaban. So ayan guys, para hindi siya kagatin ng pusa. Yung pusa dito malaki. Malaki yung pusa dito, kailangan mo. So ayan guys, dali-dali akong tumakbo sa washing machine. Titignan ko, hindi pa pala siya tapos. So naghintay ako ng ilang minuto dyan. Ayun na, pinas forward ko na. Pwede na isampay kahit hindi pa tuyong tuyo dahil gutom na tayo. Kinuha ko na sa washing machine, pinatay ko na dahil automatic yung gamit naming washing machine. So ayan, dali-dali tayo nagsampay. Kagaya na sabi ko, DIY po yung aming sampayan dito kung mapapansin nyo. So kable lang po yan ng wire ng kuryente, tinali lang namin sa magkabilang dulo para may sampayan kami. At yung isa, yung sa bakod sa kabilang factory, ginagamit din namin na sampayan. So ayan guys, yung buhay namin bilang isang OFW, pinapakita ko sa inyo. Kaya dito talaga eh, mabibuild yung karakter nyo kung sino talaga kayo. Masasanay kayo sa mga gawaing bahay na dati ay gumagawa sa inyo. Diba advantage po yan para sa inyo, lalong-lalo na sa mga hindi sanay sa mga ganito. Pag uwi nyo, may i-apply nyo yan, may papakita nyo sa pamilya nyo, sa mga magulang nyo, sa asawa mo, na kaya mo yun ang mabuhay mag-isa, maging independent. So ayan, kakain na si Kabulol, kukuha tayo ng Coke para mas busog. Ma-feel natin na busog tayo. So ayan guys, hanggang dito na lang. So kain tayo guys. So kita-kita tayo sa sure nating video. Hanggang sa muli, ito pang muli si Christop TV Channel. Buya broad ko dito sa bansang South Korea. Maraming salamat guys!